Magandang umaga po sa bawat isa. Simula po tayong magpuri sa Panginoon. Sumamba sa Panginoon. O, pasensya na po sa 5 minutes late. 4 minutes late. You deserve the glory. You deserve the glory and honor. Lord, we lift our hands in worship and we bless your holy name. You deserve the glory. Katulad, Panginoon, nakila po kayo, Panginoon, makapangyarihan sa lahat at may kaya, Panginoon, tuparin ang lahat na inyong pangako. Salamat po sa inyo, Panginoon. Sa umaga po na ito, sa aming po pagbubulay, tulungan niyo po kami. Kayo po ang sumama sa amin, reveal to us your word upang magkaroon kami ng kalakasan, Panginoon, at kaalaman, Panginoon, sa katotohanan na maaaring magpatibay ng aming pong pananampalataya sa inyo. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Philippians chapter 3 verse 10. Dito tayo magsimula po. Philippians chapter 3 verse 10. Good morning po sa bawat isa. Patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon sa ating pong pag-aaral. Inabati ko po ang bawat isa na patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Ating pong mga kapastoran. Philippians 3:10.
Sabi po dito, nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay. Makabahagi sa paghihirap niya at matulad sa kanya sa kamatayan niya. Sa ganoon, mabubuhay akong muli. Harinawa. Eh, may kita natin dito yung matinding pagnanasa ni Pablo na makilala po ang Panginoon. Maunawaan ang buhay ng Panginoon. Maranasan kung anong klase ng buhay yung dinanas ng ating pong Panginoon. And all throughout the New Testament, palagi tayong binibigyan ng salita ng Diyos na tayong mga sumampalataya sa Panginoong Jesus, no, ay tinanggap ng Panginoon at ginawa niyang anak. Ay kita natin sa mga salita ng Diyos sa New Testament, kahit sa Old Testament, na tayo ng mga sumasampalataya sa Panginoon ay niloob ng Panginoon na na matulad sa kanyang anak. Mamaya tayo tumalon po doon. So dito ang gusto niya makita ay maranasan ang kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay. Ano ba yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoon? Gives us hope. Muling pagkabuhay ng Panginoon ay pag-asa natin na tayo ay inibigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa dati natin pong buhay. O kagaya ni Apostol Pablo, sabi niya sa Romans chapter 6, verse 4, Romans chapter 6 verse 4. No, tayo ay binautismuan, namatay tayo at inilibing na kasama niya at kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamuhay sa bagong buhay. No, yung kapangyarihan na muli niyang pagkabuhay, ibig sabihin nun yung makapamuhay tayo sa bago natin pong buhay. Gusto niyo maranasan yun, yung kapangyarihan na yun. Tapos, ano pa yung sabi niya dyan? Filipos chapter 3 verse 10. Makabahagi sa paghihirap niya. Ano yung dinanas ng Panginoon na paghihirap? Makikibahagi siya. Gusto kong maranasan kung anong klaseng hirap. Yung tumayo ka sa katotohanan. Yung tumayo ka sa kalooban ng Panginoon at usigin ng mga tao. Anong klase ng buhay yung merong buhay na katulad ng sa Panginoon. Gaano ito kahirap? Gaano ito kasaya? Gaano kalaking kagalakan yung pakiramdam ng Panginoon na nasa ilalim siya ng kalooban ng Ama. At matulad sa kanya sa kamatayan niya. Pagka iniisip ko ito po, pagka nung bata ako, anong gusto ni Pablo? Ipako din siya sa krus. Anong gusto ni Pablo? Anong gusto niya maintindihan? Hindi niya lang gustong makilala kung sino si Jesus. Gusto niya maranasan, no, ang Panginoon. Gusto niyang makilala ang Panginoon. Lubos ang kanyang pagnanasa na makilala ang Panginoon. Lubos pang makilala si Jesus. Ibig sabihin, yung pagkakilala pala sa Panginoon ay hindi lang sa ating kaalaman. Pwede mong ma-experience yung buhay ng Panginoon. Para lubos mo siyang makilala. Bibigyan ka ng Panginoon ng mga life experiences na malalaman mo na, teka, ganito rin nangyari kay Jesus ah. Ikinaila rin siya. Teka, ganito rin nangyari kay Jesus ah. Inusig din siya. At pinaratangan ng mga kung ano-ano kasinungalingan, sabi ng Panginoon, mapalad kayo kung inuusig kayo sa akin, sa pagsunod sa kalooban ko, sa kalooban ng Ama. At pinaparatangan ng kung ano-anong klase ng kasinungalingan. No, meron palang dimension o heights ng pagkakaunawa sa Panginoon
na nakikita mo yung sarili mo dun sa loob ng kwento na parang, teka, ganito na rin yung nangyari kay Jesus noon ah. Ba't ako pinaparusahan? Wala naman ako ginagawang masama. Parang kagaya ng Panginoon ah. Ba't ako nagbabayad ng kasalanan ng iba? Teka, ganito rin yung nangyari sa Panginoon ah. Nakikilala mo na ngayon ang Panginoon by experience. Alaman mo na ngayon ang buhay ng Panginoon. Hindi mo na siya binabasa sa Bible, sa paraan ng pakikipag-usap ng Panginoon sa iyong buhay, no? Magagawa mo ipatotoo na yung buhay mo ngayon ay katulad na rin ng buhay ng ating Panginoong Jesus. Amen. Nabati ko po akin pong kaibigan, si Kuya Joseph Lainez, nandiyan, no? Hindi ko lang natatawagan eh. Anyway, Romans chapter 8 verse 29. Door of Faith Taiwan, patuloy natin pag-pray yung application po ng atin pong Pastora Neverisa Masaredo. Sa lukuyan po siyang nag-a-apply ng residency para patuloy na makapaglingkod sa Panginoon sa lugar ng Taiwan. Kuya Olan, ay kinig. Romans chapter 8 verse 28 muna po tayo. Mabilis to kasi late si Pastor Lem eh. Alam natin na sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Verse 29 po. Sapagkat alam na ng Diyos noon pa kung sino-sino ang Kanyang magiging mga anak at sila'y itinalaga niyang matulad sa Kanyang anak na si Jesus para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. No? Itinalaga tayo na matulad sa ating Panginoong Jesus. Meron ako pong pananampalataya sa Panginoon eh. Na kung ano yung naging buhay ng Panginoon, yun ang magiging buhay ng katawan niya. Ng katawan niya o ng iglesia. So, ang Panginoon, no, at ang kanyang katawan ay ang iglesia, the church. Kung ano yung nangyari dun sa katawan ng Panginoon, yun din ang mangyayari sa church. No, it is been revealed to us what will happen, no, sa wakas ng buhay ng iglesia. Ito ay nakakatakot, yet it encourage us na, no, na magpatuloy at ipakita ang atin pong pagmamahal sa Panginoon. Kasi kung isipin natin, ano ba ang nangyari sa huling tagpo ng Panginoon bago siya muling buhayin? Kasi kung babalikan natin yung Filipos chapter 3, sabi nun, maranasan ang kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay. Pero dun sa 3 verse 10, dun sa may bandang dulo, makabahagi sa paghihirap niya, matulad sa kamatayan niya, sa ganoon mabubuhay akong muli. Ganon yung pattern eh. Bago yung resurrection, makabahagi sa paghihirap niya, matulad sa kanya sa kamatayan niya, sa ganoon mabubuhay akong muli. Nakakatakot ito po. Kasi para ma-hand over ang Panginoon sa mga pariseyo, may nagtaksil sa kanya. Sino yon? Si Judas. Maniwala po kayo sa akin at sa salita ng Panginoon. Darating ang araw. Tayo ng mga anak ng Diyos ay pagkakanunurin sa kamay ng mga taong makasalanan. Ibibigay din tayo. Naalala ko yung sabi ng Panginoong Jesus. At kung ano yung nangyari sa buhay ng Panginoon, niloob ng Ama na matulad tayo sa Kanya. Sabi ng Panginoon, dumating na ang oras na ako na anak ng tao ay bibigay sa mga taong masasama. And believe me po, pagdating ng araw na yon,
kung ano yung prayer ni Jesus nung panahon po sa Gethsemane. Yun din naman na magiging panalangin natin sa tindi ng pag-uusig na nakaharap sa atin po ng mga anak ng Diyos. Alam niyo po, sabi nga ng Panginoon eh, darating yung araw, yung ama, no, ihahabla yung kanyang anak. Ganon din yung kanyang anak. Yung anak, lalabanan yung ama. Sabi ng Panginoon, akala nyo ba naparito ako upang magkaroon ng pagkakaisa? Naparito ako upang magkaroon ng hidwaan. Yung magulang, no, itatakwil yung kanyang anak. Yung anak, tatakwil yung kanyang magulang. No, dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon, meron mga tao na talagang hindi tayo magugustuhan po. Meron mga tao na talagang magta-traitor sa atin. Sila yung mga tao na hindi talaga natin kasama. Sila yung mga tao na nakatakda talaga sa kapamakan. Pagka dumating yung pag-uusig, sila rin yung magtuturo. Eh, no, dyan nakatira yung mga Kristiyano. Yan, hauliin nyo. At ngayon, hindi po pangit na ipangaral na pag-uusig minsan umaabot sa kamatayan po. Na kinakailangan, lalo sa tagpo na ito. Habang tayo ay tumatayo sa katotohanan po, lalong tumitindi ang pag-uusig. Purihin ang Panginoon. Ganda nung pagkakasabi ni Joyce Prin sa Facebook. Kita natin, trending ang ating pananampalataya na lahat na sumasampalataya sa Panginoon, kahit na naging mamatay tao ka noon, nagsisi ka, nagbago ka, tumanggap sa Panginoon, ililigtas ka at makakapasok sa langit. Yun ang gospel na ipapangaral na sa lahat. Malapit na pagbabalik ng Panginoon. Dahil ang huling pinakatanda ng muli ng wakas ay ipapangaral ang mabuting balita sa lahat ng tao sa mundo. Eh ngayon po, nakikilala na tayo. Malapit na ang wakas ng mundo na ito. Malapit nang bumalik ang Panginoon. Mas matindi ngayon ang pag-uusig. Mas matindi ngayon ang pag-uusig. At kung ang Panginoon ay tinraidor, pinagkanulo, he take up his cross, pinahirapan siya, nung siya namatay, in 3.5 days, in 3 days, nabuhay siya. Alala ko yung sinabi ng sa Revelation. Revelation chapter 19. Hanapin nga natin. Revelation chapter 19 verse 10. Lumuod ako sa paanan niya upang sumamba sa kanya, pero sinabi niya sa akin, wag mo akong sambahin sapagkat alipin din ako ng Diyos tulad mo at ng mga kapatid mong nagpapayag ng katotohanang itinuro ni Jesus. Ang Diyos ang sambahin mo, sapagkat ang katotohanang itinuro ni Jesus ay siyang buod ng mga sinabi at sinulat ng mga propeta. Ibig sabihin, yung mga katotohanan na tinuro ng Panginoon, yun na yung magiging natin po. Yun ay magiging ilaw sa atin para madali nating maunawaan kung ano yung sinabi ng hula tungkol sa atin. Yung mga sinabi ng mga propeta. The life of Jesus, the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Kung binitawan ng Panginoon na may darating na pag-uusig, may darating sa inyo mga ganitong sakuna, pero huwag kayong mag-alala, hindi pa inyong wakas. Itong huling panahon po na ito, nananawagan po ang Panginoon ng mga tao na magagawang tumayo sa katotohanan kahit na maging kapalit ay buhay. Dito tayo magtapos sa Daniel. Dito po tayo magtapos sa Daniel chapter 11. Napakalaga po ng kaunawaan. Napakalaga po ng kaalaman sa katotohanan.
11 verse 32. Sabi sa 32. Aakyatin niya sa pamagitan ng panlilinlang ang mga tumalikod sa kanilang relihiyon para gumawa ng hindi mabuti. Pero lakas loob siyang lalabanan ng mga taong tunay na tapat sa Diyos. Napakaganda po nung King James niyan, pero hindi na natin po bibigyan ng oras. Sasabihin ko na lang po, they that do know their God shall be strong and shall do exploits. No, yung mga tao na nakakakilala sa kanilang Diyos shall be strong and do exploits. Sila yung lalaban po. Sa 33, ang mga taong nakakaunawa ng katotohanan ay magtuturo sa maraming tao pero uusigin sila sa loob na ilang araw. Ang ilan sa kanila ay papatayin sa pamagitan ng espada o susunugin. At ang ilan ay bibihagin o kukunin ang kanilang mga ari-arian. Sa panahon na inuusig sila, iilan lang ang tutulong sa kanila, pero maraming hindi tapat ang sasama sa kanila. Uusigin ang ilang nakakaunawa ng katotohanan upang maging dalisay at malinis ang kanilang buhay hanggang sa dumating ang katapusan na darating sa takdang panahon. Napakaganda ng salita po na yun. Chapter 12 po tayo. Sabi dito po, chapter 12 verse 2. Bubuhayin ang marami sa mga namatay na, ang iba sa kanila ay tatanggap ng buhay na walang hanggan, pero ang iba ay isusumpa at ilalagay sa kahihiyang walang hanggan. Verse 3. Ang mga taong nakakaunawa ng katotohanan at nagtuturo sa mga tao na mamuhay ng matuwid ay magniningning na parang bituin sa langit magpakailanman. Napakaganda nito. Verse 4. Pero Daniel, isara mo muna aklat na ito at huwag mo muna sabihin sa mga tao minsan ito hanggang sa dumating ang katapusan. Habang hindi pa ito ipinapayag, marami ang magsisikap na unawain ang mga nangyayari. Salamat sa Panginoon. Ngayon, sa tulong ng Banal na Espiritu, naiintindihan na natin ito. May muling pagkabuhay para sa atin. Kung dadanas sa atin ang pag-uusig, dadanas sa atin ang maraming pagsubok, at yung iba pa nga sa atin, sa uling tagpo na ito po, napakatindi po na pag-uusig sa atin, lalo na pagka ipinangaral natin yung mga bagay na ayaw na marinig ng mundo na ito, katulad nung bawal yung bakla at tomboy, hindi ito kalooban ng Panginoon sa atin. Isa, pagka ituturo mo nga lang na bawal ang paglalasing, marami na mga tao na uusig sa'yo. Isa, ituturo mo lang na kailangan mong magpasakop sa Panginoon. Kailangan mo ng totoong bautismo sa iyong buhay. Kayang tanggapin ng mundo na ito na may Diyos. Eh, yun ang pinakamababa. Kahit si Satanas daw po yung naniniwala na may Diyos eh. Nanginginig pa nga daw po sa takot. Pero mundo na to po ay hindi handa ng Panginoong Jesus ay maging Panginoon ng kanilang buhay. Kaya tayo po na mga anak ng Panginoon na tumatayo, maniwala po kayo patuloy sa salita ng Panginoon. May pag-uusig po na darating po sa atin. Ngunit ang mga tao na magiging matibay hanggang wakas ang siyang maliligtas. Purihin po ang Panginoon. Meron pa maganda dito po eh. Sa verse 10, Daniel chapter 12 verse 10. Marami sa mga nakakaunawa ng katotohanan ang lilinisin ng kanilang buhay at mauunawaan nila ang mga sinabi ko, pero ang masama ay patuloy na gagawa ng masama at hindi nakakaunawa ng mga sinasabi ko. Salamat sa Panginoon. Ngayon tagpo na ito po. Dahil sa ating pagkakaunawa, nagagawa na natin pong linisin yung ating pong pagkatao, baguhin din yung ating pong mga buhay, magpasya tungo sa pagbabago ng buhay.
At balikan natin po yung Pilipos chapter 3 verse 10. Ngayon, tayo nakaunawa, tayo mga anak ng Diyos. Naunawaan din natin na yung buhay po natin ay dapat katulad ng buhay ng ating pong Panginoon. Patuloy po tayo maging handa sa uling panahon po na ito. Natin pong kinabibilangan, magiging mahirap ang mga panahon dahil ang mga tao po ay magiging maibigin sa sarili. Dahil ang mga tao po ngayon ay magiging masuwain sa kanilang magulang. Meron pa sinabi po, having the form of godliness but denying its power. Mga tao po ngayon ay magiging makasarili. Mga tao ngayon ay magiging mahilig sa kalayawan sa halip na sa kabanalan. Itong mundo na ito po ay pasama ng pasama. Ngunit sa atin po ng mga anak ng Diyos, palakas ng pagkilos ng Panginoon. Dumating na yung panahon na ihiwalay ng Panginoon ang trigo sa damo, ang tupa sa kambing. Ipinapakita na ng Panginoon kung sino ang kanyang mga anak. Kung babasahin natin yung Romans chapter 8, dun din inano po na iniintay ng buong sanglilikha na iniiyayag ng Diyos ang kanya pong mga anak. Salamat po sa Panginoon. Manatili po tayo sa Panginoon at patuloy po natin pong alalayan, suportahan ang mga gawain ng Panginoon. Bigay natin yung tulong na kaya nating maibigay. At minsan kahit yung higit sa atin pong kakayahan, patuloy tayong tumulong sa mga gawain, sa mga lingkod ng Panginoon, sa pamamagitan ng pagbibigay. Ganon din sa oras ng pananalangin natin, ibigay natin yung atin pong pagsuporta sa gawain. Huwag natin pong pabayaan ang mga pagtitipo natin ngayong lalo pat nalalapit na ang huling panahon. Hebreo chapter 10:25. Huwag natin pababayaan mga pagtitipo natin. Sa panahon na ito, na matindi na ang kasamaan ng mundo, huwag natin pong ugaliin na ma-absent sa church. Huwag po natin pong nasain na, teka, pahinga naman, ngayon yung panahon na dapat lalo tayong nagtitipon sa pangalan ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa inyo sa oras po na ito, sa muling pagbubulay-bulay namin na inyong mga salita. Kayo po ang patuloy na magpalakas sa amin. Lord, nilalapit ko po sa inyo, inyong mga anak. Especially, Panginoon, yung inyo po mga lingkod, ginagamit nyo po sa pagpapahayag ng katotohanan. Ang inyo po mga pastor, Panginoon, tulungan nyo po sila. At mga kapatiran, Panginoon, na nagtutulong-tulong para ang gawain po ninyo, Panginoon, ay patuloy na makapag-serve sa marami pang tao, Panginoon. I-bless nyo po sila, ingatan nyo po sila, i-guide nyo po sila, Panginoon. Pagpalain ang kanila pong buhay. Lord, sa uling panahon po na ito, ay inyo po mga anak, Panginoon, ay dalangin ko po makaranas ng higit pang pagpapala na hindi pa nila naranasan, Panginoon. Dalin nyo po ang inyong mga anak, Panginoon, sa katatayuan, Panginoon, na makapangyarihan, Panginoon, dakila at maluwalhating buhay. Dalin nyo po kami sa lugar na kung saan magagawa namin mag-witness na kayo ay ang tunay na Diyos, kayo ang nag-iisang Diyos, na kayo, Panginoong Jesus, ay Panginoon. Tulungan nyo po kami, Panginoon. Help us, Lord. Sa uling tagpo, Panginoon, ng iglesia dito sa church, dito sa mundo, Panginoon. Maging maluwalhati, Panginoon, hanggang sa kami ay kunin po ninyo at ilipat po ninyo sa inyong piling. Salamat po sa inyo. Ingatan nyo po bawat isa sa araw na ito. Palakasin nyo po bawat isa. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Palain po tayo ng Panginoon. God bless po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon sa buhay ng bawat isa. Ingat po.